How to transfer money from RCBC online banking app to GCash. So in this vlog guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-transfer o mag-send ng pera from your RCBC online banking app to GCash. So madali lang po siya gawin guys, meron lang po tayong easy steps na kailangan sundin. Napaka-convenient po niya at higit sa lahat safe. So kung interesado kayong malaman, panoorin nyo lang po itong video na ito hanggang dulo. And please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. Thank you! So bali, andito ako ngayon sa GCash wallet ko. Chinek ko muna yung balance ko kung magkano para later on malaman ko kung successful yung pag-transfer ko ng money. And now, our first step, go to your RCBC app, tap it, and then log in. And then after that, so andito ako ngayon sa RCBC account ko, yung balance ko which is 4,941.78 pesos. Ito guys, ang purpose ko ito, pang transfer lang po talaga siya sa GCash. So next step, click natin itong sa gilid, and then i-click natin yung fund transfer. Then after natin maklik yung fund transfer, i-click natin itong bank transfer. And then i-click natin itong select beneficiary. Once maklik natin siya, i-click natin ulit itong select bank. And dito yung ibang options guys na pwede nyong pag-transferan ng pera. Accredited po ito sa RCBC online banking app. So hanapin natin lang si GCash kasi GCash ang tatransferan natin ng pera. So i-click natin lang yung GCash, and then after that, i-click nyo dito yung mobile number na nakaregister sa GCash app na papasahan nyo ng pera. So i-type natin yung contact number, and then after nyo ma-type, click natin itong beneficiary name. So dito sa beneficiary name, ilagay nyo dito yung pangalan ng papadala nyo ng pera o yung pangalan din na nakaregister doon sa GCash app na sisendan nyo ng pera. So after that, i-click lang natin itong proceed. And then i-click natin itong transfer channel. Mamimili kayo dito either PesoNet or InstaPay. So ang ginagawa ko dito sa akin is InstaPay. And then after, enter your amount kung magkano yung amount na ipapadala mo. Let's say for example, mag-transfer ako ng 500 pesos. So type lang natin dito 500. Wait, 500 pesos. And then dito sa remarks guys, optional lang po siya. Either or kahit hindi mo na yan lagyan, okay lang. And then next, i-click natin itong transfer now. At this point guys, i-check nyo nang maayos yung details na nilagay nyo kasi mahirap na pag magkamali, baka matransfer sa ibang account. So dito once maklik nyo na yung proceed, meron tayong hihintayin na message from RCBC para sa ating OTP or one-time PIN. Every time na magta-transfer tayo ng pera using online banking app, meron talaga siyang nire-request na OTP. So ito yung OTP ko, meron nang nag-message sa akin, i-type lang natin dito. And then after nyo matype yung OTP, i-click natin itong submit. So ayan, successful na po siya. You have successfully transferred 500 pesos to your transaction reference number is. So yun guys, successful na po siya. Ibig sabihin, meron nang na-transfer na pera dito sa GCash number na sinendan nyo. So ito na yung naging balance ko, nabawasan na po siya. Ayun lang, sobrang dali lang guys, napaka-convenient po niya. Hindi mo na kailangan pumunta pa ng banko at pumila ng mahaba para makapag-transfer ng pera o magpadala. Napaka-convenient lang pag naka-online banking app kayo. So ito yung confirmation message na na-receive ko from GCash. So ayan po siya. Okay na po siya, ibig sabihin na-deposit na din ito sa GCash account ko. So, isi-check natin ngayon yung GCash amount ko kung nadagdagan po ba siya. So, from 523.43, i-refresh lang natin siya. So, ito na po yung current balance ko which is 1,023.42. So, napakadali lang guys, diba? Sana may natutunan kayo sa vlog na ito. Please, don't forget to subscribe. Maraming salamat sa panonood. Bye!